ang inyong kapanalig ng pila sa Mega Manila. Veritas 846 sa panahon ng Adviento. Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga kapanalig, eksaktong alauna ng hapon, araw po ng Biyernes, ika-apat ng Disyembre 2020. Time check was brought to you by Medicard Philippines, a healthcare provider prescribed by doctors. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Nagpaalala ang Simbahang Katolika sa pamahalaan na maging maingat sa mga bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Bishop Oscar Jaime Florencio, ang Vice Chairman ng CBCP, Episcopal Commission on Healthcare, pagkabat kinakailangan ng gamot laban sa virus ay marapat lamang namatay ang ito kung ito nga ang nararapat na gamot at tigtas para sa mamamayan. Una na rin ipinag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Food and Drugs Administration na madaliin ang pagbibigay ng permiso sa COVID-19 drugs at vaccine dahil sa pangangailangan. Inaasahan sa susunod na taon ay plano ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagbibigay ng bakuna laban sa virus sa 25 milyong mamamayan. Sa kasalukuyan ng Pilipinas ay may kawang higit sa 435,000 kaso ng nahawaan ng COVID-19 kung saan may 400,000 na ang gumaling mula sa nakakahawang sakit. Pagbabalik ang mga balita, mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo, sumayin niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng PCSO. Ang programang gagabay at tutulong sa mga kapanalig na nangangailangan. Nananawagan po ako sa mga tagapakinig at mga kapanalig po ng Veritas. Sana po. Kung sino man po ang may magandang kalooban, muli po akong kumatok sa inyong puso na sana po sa ay patulungan po sa Radio Veritas. Humingi po ako ng tulong para sa aking kuya. Good Samaritan, programa sa radyo na nagtataguyod ng sama-samang pagdadamayan at pagtutulungan. Bawat pagtatok namin ay nadiyan po kayo para buksan ang inyo pong mga dilintuang puso. Ayot ay sama-sama, isang Kristiyanong pamayanan, nagtutulungan. Kung mayroon pananampalataya, kahit anong pagsubok, nakakayanan yan. Nalalakas po yung loob. Kaya importante, kumakapit tayo sa Panginoon. Palakasin natin ang ating programa sa pagtulong sa nangangailangan. Good Samaritan! Sama-samang tulungan ang mga taong nangangailangan. Ako, ikaw, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nagpapasalamat po yung Mr. Co sa tumulong po sa amin. Sana po, wag po kayong magsawa at tumulong sa amin na nangangailangan po. Thank you po sa mga tumulong sa amin, sa mga Good Samaritan. Maraming salamat po sa Caritas Manila. Good Samaritan! Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At mag-log-on sa www.veritas846.ph para nat magtulungan at ipadama sa buong sambayanan. Be a good Catholic Christian in action. Be a good Samaritan. Sa mapagpalang hapon mga kapanalig, narito po muli tayo sa ating programa, ang Good Samaritan. Ako po ang inyong damay kapanalig, Ruel Garcia. Ako naman po si Doktora Hilda Daol. At tuloy-tuloy po ang ating patuloy na layunin na tumulong sa ating mga kapanalig na nangangailangan. At syempre, araw po ng Biyernes, kaya maya-maya, makakatuwang po natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office o ang PCSO para sa mga patuloy na update sa kanilang mga programa. Yes, at mamaya, makakasama natin si Sir Frederick Inso, na mas makilala siya as Sir Eric, ng PCSO Corporate Planning Department. Yan, nagbibigay po sa atin si Ginoong Eric, ano, ng mga updates. Mga update kasi talagang pinuntahan nila yung sa lugar at talaga sila ang namahagi at hindi lang yan talagang nag-door to door. Pero papaano natin siya? Mm-hmm. So ayan po ha, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng PCSO, ganoon na rin ang ating simbahan sa mga naapektuhan ng kalamidad, ano? So napakarami pa, Doktora. Kaya nga, ang lagi sabi ito, mula nung naupo si General Vice Chairperson at General Manager
si Rowena Marsan Garma, sabihin daw niya, ang mga laro ng PCSO, hindi ito sugal. Itong laro may puso. Alright. So, mga kapananig, para po magtuloy-tuloy na tayo dyan sa ating segment kasama ang PCSO, batiin na po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Doktora, yes. Sino ba ang mga kapanalig nating nagdiriwang ng kanilang birthday? Happy birthday kay Jetro Van Bautista, Elena Costibio, Elizabeth Bautista, Elmira Hermoso, Elsa Parale, Emelita Quinto, Erin Luis Cruz, Flor Deris Tuason, Francine Agata Bianca Arroyo, Glorian Domingo, Herbert Babiges. Happy birthday din kinakapanalig Maximo Enage, Melanie Sumaria, Melicia Prugal, Melencia Lahom, Melicia Gubi, Melinda Maligaya, Meli Bacalanco, Meli Ihares, Merlina Petate, Michelle Puan, at si kapanalig Milagros David. At happy birthday din kay Teresita Bendicio, Tess Valenzuela, Thelma Bonilla, Tony Yardon, Virginia Antique, Seni Tolentino, Sina Pampolina, Alejandro Culibar, Milagros Dumandan, Milagros Bonggok, at kay Janice Almario. Happy birthday! Happy birthday! Ang inyo pong birthday blessing magmumula sa Obispo ng Diocese ng Dumaca, Quezon, Bishop Victor Ocampo. Happy birthday! We sing happy birthday! Binabati kita ng maligayang kaarawan, kapanalig, at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Victor Ocampo mula sa Diocese of Dumaca. Muli, maligayang kaarawan, kapanalig, hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang kaarawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Happy birthday! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express. Narito na ang tampuli, kapanalig, makinig. Para sa ating tambuli, hindi natin makakasama si Pare Koy. Pero kasama ko naman si Paring Roel. Uh-huh. O, di ba? Di ba? Throwback Friday ito, mga kapanalig. Dati natin itong ginagawa. Dito tayo nagsimula sa pagbibigay ng kapanalig update. Kaya naman, sa mga kapanalig members po natin, na nais magbigay ng prayer request para sa ating Healing Mass sa Veritas, araw-araw mula Lunes hanggang araw ng Linggo, maaari po kayong mag-message sa ating Facebook page. I-like lamang ang Facebook page ng Kapanalig Community at mag-message po kayo sa amin. Para naman po sa inyong mga donasyon, maaari po kayong magpadala sa ating PayMaya account. Account name, Radio Veritas 846. Account number, 0917-6211-902. Para naman sa ating GCash account, ang account number po, 0917-6211-902. Maaari nyo rin po makita ang QR code sa ating Facebook page na Kapanalig Community. Tandaan, matapos ang inyong online transaction o mangyaring tumawag sa 8925-7931 local 128 o 0917-621-1902. Pwede rin sa numerong 0998-588-3660 at hanapin lamang ang inyong kapanalig coordinator. Para naman, meron pa doktora, biyayang kapanalig. Biyayang kapanalig. Narinig mo na ba ang pangalan mo sa biyayang kapanalig? Hindi po. Dapat maging member ka na ng kapanalig radio community. Member ka na ba?
Iba pa ba yung, yung meron ako kapanalik na? Ayun, member ka na. May tumatawag na ba sa'yo? May nakikipagkamustahan na ba sa'yo? O nagpapadala ng mga mensahe? Meron nagtetext sa akin. Yan. Na pag yun, ano, yung renewal. Ayun. So, tuloy-tuloy lamang po upang kayo manalo sa biyayang kapanalig. Sapagkat ang winner ngayong araw ay si kapanalig Maria Clarissa Pagaringan mula sa Brookside Subdivision, Kaintarisal. Ang kanya pong napanalunan, Gabay sa Biblia 2021, mula naman sa Shepherd's Voice Publication. Paano mag-join? Paano ka makaka-qualify para makatanggap ka ng prize nyo? Basta ikaw ay aktibong miyembro ng ating Kapanalig Radio Community, may chance ka na maging isang winner. May chance si William. Si William ba ay miyembro ng Kapanalig? Oo, miyembro din siya. Nagbabahagi ka ba ng blessing? Two thumbs up. Oo nga. Baka courtesy of Dr. Hilda, ha? Nahulaan. Exacto. Kaya, ang ating namang birthday celebrator at winner ay si Kapanalig Herbert Maybihis Babihes mula po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kanya na panalunan, Daily Gospel 2021 mula sa Clarician Publication. Makukuha po ang inyong mga premyo sa pamamagitan ng JRS makalipas ng isang buwan. Para po sa ating Tambuli Kapanalig live update, ako po ang inyong kapanalig. Dati may background song pa ako dyan eh. Oo, macho guapito, kaso binura na nila yun eh. Tinanggal. So, sumain nyo ang katotohanan. Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumain nyo ang katotohanan. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express. Pronta Veritas Report. Pag-uulat mula kay Leonie Loteria, pamilya na nanawagan ng tulong sa Good Samaritan Program, lubos ang pasasalamat sa mga natanggap na tulong. Go ahead, Leonie. Mga kapanalig, isang magandang balita ang natanggap ng Ronda Veritas kahapon mula sa Municipal Social Welfare ng Santa Maria, Bulacan, mula naman sa mga maghihina na nangangailangan ng pagkalinga ng kanilang kapwa. Ang panawagan kahapon, sila ay nananawagan para sa kanilang pangangailangan medikal o gamot. Si Nanay Josephine Sibilia, 72 years old, na may breast cancer, si na Ate Carolina, para naman sa kanyang gamot na maintenance na gamot na para sa kanyang karamdaman sa mental illness due to depression, at sina si Kuya Eric Sevilla na isang PWD na nangangailangan naman ng wheelchair o walker para siya ay makapaghanap buhay. Nais ni Eric magpasalamat sa mga taong agad na tumugon sa kanyang panawagan. Eric, sino yung mga nais mong panawagan at papasalamatan? Nais ko po magpasalamat kay Marina Concepcion Virgilio, Kapitan Alipio Mangyari sa DSWD po ng Santa Maria, kay Ma'am Net Eugenio, Irene Virgilio, tapos sa mga kapitbahay po si Kuya Joven Dalimpapas, si Ate Josephine Bulanyo, tsaka si Tatay Wilfredo Latore po. Sa mga nakikinig po naman na nais mo ng walker o wheelchair, ay salamat din po sa mga tutugon sa panawagan namin ng walker and wheelchair, tapos yung mga gamit po ng mother ko tsaka ni ate. Maraming salamat po. Mga kapanalig, isa na naman pong tagumpay na matatawag dahil nakatulo, tinulungan bilang naging pagtugon nga sa kanyang kahilingan na matulungan sila sa pangmedikal, at maging yung mga kapitbahay dito ay nagkawang gawa at nagkaroon ng isang bayanihan para sila ay mabigyan ng kaukulang gamot sa unang araw bago sila manawagan. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako yung kapanalig Leonie Loteria. Suma inyo ang katotohanan. Fronta Veritas Report. Good Samaritan. Oras, mga kapanalig, 16 na minuto makalipas ang alauna ng hapon.
Time check hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Kapanalig, alam niyo ba na ang kaugalian ng pagpapadala ng mga Christmas card ay nagsimula sa United Kingdom noong taong 1843 at pinangunahan niya ni Sir Henry Cole. Siya ay isang senior civil servant o manggagawa sa pamahalaan na tumulong sa pag-set up ng bagong public record office na ngayon tinatawag na post office, kung saan siya ay isang assistant keeper. Inip na inip ka na ba sa gitna ng trapiko na sinamahan pa ng problema sa signal ng radyo sa iyong sasakyan? Maaring yan ay problema sa iyong antena, kapanalig. Ayon kasi sa mga eksperto, maraming mga obstructions ang may epekto sa signal ng radyo. Baka kailangan mo nang asikasuhin ang antena ng iyong sasakyan, maglagay ng bagong antena, nang sa ganon ikaw ay patuloy na makatune in sa mga paborito mong radio stations tulad ng Radyo Veritas sa gitna ng trapiko. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Pag-uulat mula kay Reynolin Letran, Obispo, binigyan din ng malaking misyon na iniwan ni Jesus sa mga Pilipinong Kristiyano. Go ahead, Reynolin. Maraming salamat, Ruel. Malaki nga ang misyon na iniwan ni Jesus para sa mga Kristiyano. Ito ang bahagi ng pagninilay ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio kaugnay sa panibagong paksa ng paghahanda ng simbahang Katolika para sa 500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Ayon sa Obispo, ang Year of Missio ad Gentes na paksa ng huling taong paghahanda para sa 500th century ng Kristiyanismo sa bansa ay isang paalala sa misyon bilang Kristiyano ng mga Pilipino na palaganapin at ibahagi ang Kristiyanismo sa mga hindi pa Kristiyano. Sinisimula na po natin ngayon ang Year of Missio ad Gentes. Ito po yung ikahuling taon ng ating paghahanda, ng 9 na taon ng ating paghahanda. Kaya ito pong Missio ad Gentes ay nagpapaalaala sa atin ng misyon natin sa Pilipinas, na dahil sa tayo po ay mga Kristiyano, na ipaabot natin ang pagkakristiyano sa ibang mga bansa. Ang ibig sabihin ng ad Gentes ay sa mga hindi pa Kristiyano. At tayo po ay napapaikutan ng maraming mga bansa na hindi pa mga Kristiyano. Ang bahagi ng pahayag ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio, pagbabahagi ng obispo sa 7 bilyong tao sa buong mundo, tanging 2 bilyon pa lamang ang mga Kristiyano dahilan upang masigit pang paigtingin ng mga Kristiyano ang misyon na palaganapin ang Kristiyanismo at salita ng Diyos sa mga hindi pa nananampalataya. Paliwanag ni Bishop Pabilio ang katuparan ng misyon ni Jesus na kaligtasan ay para sa lahat, kaya't mahalaga ang tungkulin ng bawat isa na palaganapin ang balita ng kaligtasan ng Panginoon. Binigyan din naman ng obispo na mahalaga ang suporta at panalangin ng lahat upang higit na mas maging epektibo ang pagsusumikap ng mga misyonero na ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos para sa sangkatauhan. Umaasa naman si Bishop Pabilio na dumami pa ang mga kabataan na maging misyonero at pagtuunan ng pansin ang pagbabahagi ng biyaya ng pananampalataya at kaligtasan para sa kapwa. Tema ng Year of Missio ad Gentes ang Gifted to Give, na isang naaangkop na paksa upang higit na maihanda mga mananampalataya sa pagunita ng 500th century ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Taong 2013 na sinimula ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang 9 na taong spiritual journey o paghahanda para sa 500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang paksa na nakabatay sa mga aspekto ng Kristiyanismo. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Reynolin Letran, sumain niyo ang katotohanan. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. The Isle volcano erupted without any warning, with tremors and seismic activity shaking cities and towns continuously with no signs of stopping. I am placing the entire Mindanao of Luzon under quarantine. Isang nakakatimbal na umaga ang naranasan ng mga residente ng Masbate, ang
ni Maniga malakas sa lindol-dol. Sa ngayon po, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung pinakamataas na signal natin kapag meron tayong super typhoon. Well, nakapaghanda po kami. No question about that. We anticipated po ito, no? But we did not anticipate how enormous po yung tubig na dadating, no? Nakapanlulumo at nakapanghihina ang epektong dulot ng mga kalamidad na ito. Ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula sa bahagi ng bawat taya sa mga laro at produkto ng PCSO, nakapag-abot ang ahensya ng food packs at tulong pinansyal sa mga Batanggenyo, mas Batenyo, mga nasa Bicol at Southern Tagalog, sa mga Cagayanos at sa bawat Pilipinong nangangailangan ng kalinga mula noon, ngayon at sa hinaharap. Asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Kaya natin ito, Pilipino tayo! Kaisa sa tagumpay. Jakarta, we won the first gold medal. Weightlifting, Aydelen Diaz. Kasining sa preserbasyon ng malikhaing kaisipan. Karamay sa kapighatian. Kaibigan at sandalan ng mga nangangailangan. Katuwang sa pagpapabuti ng kalusugan. President Duterte has also signed the Universal Healthcare Act that gives health coverage for all Filipinos. Ang ahensyang nagmamalasakit mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. PCSO sa Good Samaritan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Alright, mga kapanalig, tuloy-tuloy na po tayo sa ating PCSO sa Good Samaritan. Dr. Hilda. Yes, talakayan. At ngayon, hapon, syempre, makakasama naman natin ngayon ay taga Corporate Planning Department na si Frederick Imson. Siya yung napapanood natin o sa mga, di ba yung mga napapakinggan ninyo yung mga ads ng PCSO. Boses niya yun, si Frederick Imson. Opo. So, siya ay ano po, Information Officer 3. Ng PCSO. Ng PCSO, Corporate Planning Department. Alright, so napakagandang impormasyon ang may babahagi sa atin ni ginong Frederick. So siya po yung makakasama natin sa pamamagitan ng Zoom. Yes, at malalaman natin kung saan niya galing at ano ang anong time nung nakaroon ng bagyong Rolly, bagyong Ulysses. Ano ang ginawa ng PCSO? Alright, magandang hapon po, Sir Frederick Lanson. Imson. Okay, I'm sorry. Magandang hapon. Good afternoon, Doc Hilda, Sir Ruel, at saka sa mga nakikinig po ngayon, magandang hapon sa inyo lahat. Oh, sir. Matapos yung bagyong Ulysses, paano niyo naisipan na 'di ba galing kayo sa saan 'di ba nung una namahagi? Nung una po kasi nauna yung bagyong Quinta and Rolly, di po ba, Doc? Oo. So after nung dalawang bagyo na yon, dinispatch po kami na ni GM Garma. Yes. Yung mga personnel papunta ng Batangas. So nandoon kami sa Lobo, Batangas. Uh-huh. Tapos we moved to Batangas City para mag-donate po ng grocery packs doon sa mga nasalantado sa Batangas. Yes. And then after a week, dumating si Bagyong Ulysses. Ayun. So after po nung Ulysses, marami na naman nasalanta. Meron, actually, yung Rolly and Quinta, meron din ho tayong relief operation sa Bicol region, Catanduanes, Naga. Ayan, lahat ho yan pinuntahan ho ng mga personnel ng PCSO para mag-distribute ng relief packs.
Yes, and then, Sir Eric, nung time na yon, paano nyo naihanda lahat yung mga ipamimigay? Okay, yung pong mga ipapamigay, composed of, number one, meron tayong canned goods, may water, may noodles, may limang, yung iba may limang kilong bigas, tapos may feminine pads para doon sa kababaihan, tapos mga disposable diapers. Ganito ho yan. Yung nangyari ho doon sa nasamahan kong relief operation sa Cagayan. Yes. Nung umalis po kami noong November 20, that was a Friday night, dala na ho namin lahat yan. Sa, actually, ang nagbiyahe, dala namin isang bus, tapos isang closed van na aluminum, and then isang coaster. So tatlong vehicles ho kami. Lahat yan may karga na relief goods. Kaya lang, hindi pa ho nakapack yan doon sa pamigay. You know? Magkakasama lahat ng sardinas, lahat ng noodles, magkakasama pa. Yes. Doon dumating po kami, Doc, sa Cagayan, Solana, noong 21 November. We arrived shortly before lunch. Oo. Nag-lunch lang ho kami, yung grupo. Oo. After lunch, ayun, nandun ho para salubungin kami yung ibang employees ng PCSO na naka-assign po sa ating branches. So, yes. I think we have 60 plus branches po kasi nationwide. Uh-huh. And sa NCL, Northern and Central Luzon, meron tayong at least 5. Yan yung Cagayan, Tuguegarao, Apayao, Kalinga, Isabela, Nueva Vizcaya. Yung po mga ka-opisina ho natin doon, nandun na ho sa Solana, sa sinalubong nila kami. Mm-hmm. So after lunch namin, nag-repack na ho kami nung mga ano, nung mga relief goods. Mm-hmm. Nakakapagtaka nga po, Doc, kasi yung dala-dala ho namin, hindi ho namin namalaya na yung pong mga naimpake namin umabot po ng 3,500 bags. Wow, yung, dami pa. Napaka. Oho, pero masakit ho yung katawan namin after. Mabigat. Oo, oh, ngayon sa biyahe pa lang, tapos yun sa pag-iimpake. Diba? Tsaka isa pa, Sir Eric, nakita ko kasi yung mga pictures po ninyo, kayo ay nag door-to-door pa. Mm-hmm. Di ba kayo, nung time na yun, yung sa mga lugar na pinuntahan po ninyo, kamusta ang mga COVID cases doon? Doon ho sa mga napasyala namin na barangay, syempre tayo ho, galing dito sa Manila, conscious tayo doon sa transmission, no? Baka makahawa tayo or mahawa tayo doon. Mm-hmm. Pero surprisingly po, yung mga kababayan natin doon na nasalanta ng bagyo, parang hindi ho sila masyadong strict. May mga nagmamask, pero hindi ho 100% like dito sa Manila. Pero siguro kasi ang naisip ko na lang, bakit kaya sila hindi nagmamask? Naisip ko, nasalanta nga ng bagyo yung bahay wala nila, kabuhayan nila. Right. Siguro naman, the mask would be the last thing on their minds at that moment. Pero okay naman po. Healthy sila. Medyo hindi naman sila depressed. Kahit nandun sa pinagdaanan nila, hindi sila depressed. No? Kasi ma-expect mo, baka walang pag-asa na sa buhay. Pero hindi eh. Masaya sila nung dumating po yung team na may dala pong relief goods. Mm-hmm. Sir Eric, dun sa inyong mga dala-dalang goods, ano? Meron ba pinagkaiba yung laman ng red na bag saka doon sa green na bag? Sir, pare-pareho po ang laman. Mm-hmm. Ang dala na ho namin sa Cagayan yung green. Green na bags. So doon, merong instance na merong iba walang rice kasi ho kinulang na ho yung rice na binaon namin sa Cagayan. Mm-hmm. Pero yung mga next batches na nanggaling uli dito sa Manila, meron ulit rice kasi ho may mga rice bigas pa na nandito sa Manila. Mm-hmm. So, meron pa bang aasahan itong ating mga kababayan lalo na po ngayon, nalalapit ang araw ng Pasko, marami ang may mga patuloy na pangangailangan.
Ano po ang ating patuloy na aasahan mula po sa bahagi ng PCSO? I think the tungkol ho dyan sa aasahan nila, I think ang board at ang GM may authority to answer that, Sir Ruel, no? But okay, if it were my opinion lang po, sa akin lang, I think yes, pwede pa naman ho balikan yung mga nasalanta. Kasi ho, kung titingnan ho ninyo yung kung makikita yung mga pictures na nakita ni Doc Silva, eh, actually, baka nakita nyo sila kasi dun nakatelevise sila sa mga news programs, yung mga sa bibig na naka-stay. At habang parang imagine nyo na lang po, nasa dagat kayo at nasa, meron kayong bubungan na kinakapitan. Ganun po yung itsura ng kalagayan nila noon. So, I think it wouldn't hurt to send our kababayans more relief goods kasi hindi naman ho lasting yung ating relief goods. Puro consumable ho yun. Okay lang ho. So, napakahalaga nga po yan, lalo na ngayon, sir, ano? Dahil talagang nakita natin yung epekto ng kalamidad sa buhay ng ating mga kababayan. Mabuti na lang merong mga institusyon tulad ng PCSO na tumutulong para sa kanila. Yes. At Sir Eric, nung time nung dumating ang PCSO, paano ang pagtanggap sa inyo ng mga tao nung nalaman nila na nandyan na ang PCSO? Masaya ho sila, Doc. We were welcomed warmly by the people. I would like to thank also Doc, si Mayor Lloyd Antiporda ng Bugay, Cagayan, at si Mayor Juan Cappuccino ng Naguilian, Isabela. Ayan, sa kanila, yung mga municipalities nila, nag-donate ho tayo. Tapos kinakain mo rin yung ating relief operations team. Pero going back to the original question, yung mga mamamayan naman po, Dr. Silva. Like I mentioned kanina, hindi ho nakakapagtaka po na after all dun sa mga pinagdaanan nila, alos lahat ng kagamitan, nabasa, sira. Hindi ho sila desperate eh. Meron silang, kahit pa paano, they were looking forward to the future, to a brighter future. Hindi ho, actually, meron ho ako doon isang nakita, I think around 70s, mga 70 plus na ale, doon sa damo, pag-bunker 1. Pag-bunker 1, yung barangay pinag-bunker 1. Naglalaba lang ho siya ng mga damit. Yung pala, kaya napakarami ho nung nilalabhan niya. Kasi ho lahat naman yun inabasa. Tapos nung kinausap ko siya, konting interview, ano naman ho siya, nakasmile naman ho si yung ali. At hindi mo mababakas yung kawalan ng pag-asa. At ayun nga, nakakatuwa din po na isipin na kahit pa paano, nung dumating din ho yung relief from PCSO, nadagdagan ho yung kanilang pag-asa kasi nalaman nila na hindi naman sila nag-iisa dun sa kanilang pinapagdaanan. At may mga NGOs din po kaming naabutan doon. So marami ho talaga nagdo-donate. So ganyan talaga ang ganyan talaga ang Pilipino malaking trahedya, pero makikita mo pa rin yung mukha nila na naka-smile na very positive. At so Sir Eric, so nakailan araw kayo mula nung pumunta kayo? Umalis po kami ng Manila ng 20, dumating kami ng 21 sa Cagayan. Yes. Bumalik kami ng Manila I think Thursday early morning po. Thursday. So naka 3 days kayo o 4 days? More kasi ho, nag-start na kami ng distribution Sunday, then Monday, Tuesday. Parang 4 days ho kami nag-distribute. Oo. And then after the pero 'di ba, nanggaling muna kayo sa isang lugar and then pahinga lang tapos alis na naman kagad, 'di ba? Opo. Doon ho kasi hindi magkakadikit yung mga munisipyo, yung mga barangay. So, since ang base namin is Solana,
Mm-hmm. From Solana, meron kaming babiyahihin, siguro 2 hours away, 3 mm-hmm. hours away. Oo. Ganun ho yung mga binabiyahe doon sa Cagayan. Mm-hmm. Hindi kasi magkakadikit. Mm-hmm. Eh, kamusta naman yung mga tao doon? Meron po din ba na lumalapit sa inyo na humihingi naman para sa kanilang medical assistance? Noong panahon noon nandun kayo? Noong nandun kami, meron mga ilan-ilan. Mga isa or dalawa. Pero parang nung nagdi-distribute kami, parang ang since nakikita nga po nila kami, hindi ho nila napagtuunan ng pansin yung pangangailangan nilang for hospitalization eh. Ang kailangan nila yung for immediate yung mga pangangailangan nila for their daily needs. Mm-hmm. Yung daily needs po nila. Uh-huh. Mm-hmm. So, kaugnay niyang naging karanasan nyo, Sir Eric, ano, at mga kasama natin itong PCSO. Ano po yung patuloy na mensahe na nais nating ibahagi sa ating mga kababayan, sa mga patuloy ding sumusuporta sa ating institusyon, ano? Kaugnay pa rin dito sa ating pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ito hong mga relief operations na ito, hindi ho magagawa o magagampanan ng PCSO kung hindi ho dahil dun sa mga tao na tumatangkilik at patuloy na nagtitiwala sa mga palaro ho ng PCSO. Because ang PCSO po ay hindi kumukuha ng pondo sa national government. We raise our own funds for charity. Now, we cannot raise the funds or we cannot have the funds for charity kung wala hong magtitiwala sa aming mga palaro at patuloy na maglalaro. Dahil malaki hong portion nung inyong pinambibili ng ticket ay ibinabalik po ng PCSO sa mamamayan in the form of the charity fund and the prize fund. Yan po yung mga premyong napapanalunan. So please, let's keep on playing PCSO games, yung mga larong may puso. Dahil kaya nga may puso yan, may mga napapaligaya ho kayo ng mga kababayan natin habang naglalaro kayo. Pwede pa kayo manalo ng millions of prizes. Mm-hmm. Alright, so maraming salamat po sa mga impormasyon na ito. At salamat din sa inyong patuloy po na pagpupunyagi sa PCSO. Sure, one more thing. Sorry. Yes po. Pwede ko ba magpasalamat lang doon sa mga kasamahan ng PCSO doon sa mga branches? Go ahead, yes. Opo. Sorry ho, sa Tuguegarao, Cagayan, ang branch manager po natin si Sir Herson Tambid, sa Apayao, si Ma'am Jenny Domingo, sa Kalinga, Sir Romel Ramos, sa Isabela, Ma'am Jenny Tunga, at saka Nueva Vizcaya, si Sir Byron Bumanglag, maraming salamat po sa inyong lahat for the cooperation. Mm-hmm. So muli, maraming salamat po sa pagkakataon, sir, at God bless you all po. Thank you, Sir Romel, Doc Hilda. Maraming salamat po for the opportunity. Ayan, mga kapanalig, Dr. Hilda. Yes, no? Yan po si Frederick Imson o Sir Eric. Siya po ang Information Officer 3 ng PCSO Corporate Planning Department. At talaga siya talaga ang kumbaga doon sa team, siya yung ano nag-lead na yes. Talagang yun nga, di ba sabi daw niya nakakapagod. Ay, totoo. Pero, naman, oo. Iba naman ang pakiramdam kapag ikaw ay nakakakita na yung mga faces na nakangiti, tapos nakikita mo talaga as in talagang nawala na lahat ang kanilang gamit. Sipin mo yung biyahe pa lang bailan gagaya ng anong ako, di ba? Bicol, sila naman kagayan, hirap din talaga ng pagbiyahe, ano? So muli, nagpapasalamat po tayo sa PCSO sa handog na ito para sa ating mga kababayan sa Northern Luzon. Yes. At yung mga ano, yung naging panayan natin kay Sir Frederick Imson o kay Eric Imson, pwede naman po ninyo muli mapapanood sa veritas846.ph o sa FB page po ng TV Radio Hilda Ong at sa YouTube channel na Hilda Ong. Alright. Tandaan natin mga kapanalig, hindi maituturing na sugal ang mga laro at produkto ng PCSO. Tumpak, kumbaga dito sa termino po ni Vice Chairman at General Manager Rowena Marsan Garma, talaga siya ang nagsabi na ito ang larong may puso dahil sa tulong na naipapaabot nito sa mga nangangailangan natin mga kababayan. Kaya nga talaga kitang-kita natin
na ang PCSO talagang ano, talagang ang bilis kumilos, di ba? Tama, tama po kayo. At upang malaman pa ang iba pa mga tinagawa ng PCSO, mapapakinggan niyo po yan sa ating PCSO Bulletin. Yes. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Oras mga kapanalig, 4 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang oras ay inihatid sa inyo ng PCSO. Yes, ngayon araw ay unang Biyernes ng Disyembre 2020. Narito ang mga pinakabagong balita na may kaugnayan sa PCSO. Ang detalye, ang maging news natin ay paglingap programa ng PCSO dumayo sa Nueva Ecija at Oriental Mindoro. PCSO na bahagi ng ayuda sa mga nabahang mamamayan sa Rodriguez Rizal, Marikina at North Caloocan. Agarang tulong ipinadama ng PCSO sa mga nasunugan sa barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City. At 1.127.86 million pesos na ipamahaging tulong ng PCSO para sa Medical Access Program ngayong buwan ng Nobyembre. At narito ang detalye ng mga balita. Sa pagpapatuloy ng programang panglingap sa kapwa sa panahon ng pandemya, kaugnay sa 86th founding anniversary ng ahensya, dinayo nito ang mga bayan sa San Antonio, Nueva Ecija at Puerto Galera, Oriental Mindoro, kamakailan. Pinangunahan ni Assistant General Manager for Branch Operation, Attorney Lauro Patiak, ang pamamahagi ng food packs para sa 200 person with disability sa San Antonio, Nueva Ecija nitong November 27, 2020. Nakasama niya sa nasabing aktibidad si San Antonio Vice Mayor Julie Maxwell bilang kinatawan ni Mayor Arvin Salonga at Provincial Board Member Teresita Patiak. Napasalamat naman ang mga PWDs sa malasakit na ipinakita ng PCSO sa kanila. Tinungo din ng PCSO team ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro bago ang pandemya, turismo ang pangunahing industriya nito. Dinarayon ang mga beach nito maging ang scuba diving and snorkeling sports dito. Idineklarang ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang Puerto Galera noong 1973 bilang isang man and biosphere reserve. Kasama din ang Puerto Galera sa listahan ng Club of the Most Beautiful Bays of the World. Ngunit sanhi ng pandemya, nananatiling nakasarado ang turismo ng bayan kung kaya marami ang nawalan ng hanap buhay na residente. Mula noong October 29, 2020, nakarating na sa iba't ibang barangay ng Mandaluyong City, Quezon City, Malabon City, at City of Manila ang paglingap sa kapwa program ng PCSO, gayon din sa mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, at Rizal. Mismo mga departamento ng PCSO ang siyang pumili ng kanilang benepisaryo at siyang nangunguna sa pamamahagi ng food pack. Matapos mag-abot ng tulong sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela, sinadya naman ang mga tauhan ng PCSO ang iba pang nabiktima ni Typhoon Ulysses sa Rodriguez Rizal, Marikina City at North Caloocan. Dandang residente ng Rodriguez na dating kilala bilang Montalban ang nakinabang sa dalang food pack ng PCSO. Nakatuwang din dito ng ahensya ang Maagap Katipunan Eagles Club. Higit 1,000 pamilya naman ang napagkalooban ng food pack sa Barangay Tumana at Provident Village sa Marikina City, ang dalawang lugar na siyang pinakapinalubog
sa baha ng umapaw na Marikina River sa kasagsagan ni Typhoon Ulysses. Habang may 31 o 31 pamilya naman ang inabutan ng tulong sa North Caloocan City na siya ring binahan ng bagyo. Ang pamamahagi ng PUDPA ay bahagi ng Calamity Assistance Program ng PCSO halinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kaagad naman magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng mga trahedya at kalamidad. Aabot naman sa 100 pamilya na sunugan sa barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City ang natanggap na food pack mula sa PCSO na bahagi din ng tulong si Senator Bongo at ang Office of the President. Inatasan ni Pangulong Duterte ang PCSO at si Nooy Special Assistant to the President at ngayon Senator Go na kaagad na magpaabot ng tulong sa mga nasunugan. Iba pa ito sa ibinibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development at ng nakakasakop ng lokal na pamalaan. Naintindihan ng umano ng Pangulong Duterte ang hirap ng masunugan para makapagsimulang magkapagpundar muli. Ibinalita ng Charity Assistance Department ng PCSO na para sa buwan ng Nobyembre 2020, umabot sa 17,189 individual ang naabutan ng tulong medikal ng PCSO sa pamamagitan ng Medical Access Program nito o katumbas ng halagang 127.86 million pesos. Inakamaraming natulungan sa panahong ito ay mula sa Southern Luzon at Bicol Region na dumanas ng hagupit ni Super Typhoon Rolly at sinunda naman ng Northern and Central Luzon na pinabaha ni Typhoon Ulysses at ang Visayas Region sa ikatlong posisyon. Sakop ng Medical Access Program ang tulong para sa hospital confinement, chemotherapy drugs, dialysis kabilang ang etipotin at medicines para sa hemophilia at post-transplant. Marami din ang nawala sa coverage ng PCSO alinsunod na rin sa Universal Healthcare Law kung saan ang Philippine Health Insurance Corporation ang siya naman magpapatupad. Maglalaan lamang ng 60% na charity fund ang PCSO na ipapasok sa pondo ng PhilHealth. At yan ang mga balita tinalap ng aming writer-researcher na si William Maglente. Para sa kabuang detalye, marami maaari niyong bisitahin ang website ng PCSO sa www.pcso.gov.ph o kaya ay tubawan sa Corporate Planning Department sa telephone number 8997-0245 o sa email address ng corporateplanning@pcso.gov.ph. Hanggang sa susunod na Biyernes, December 11, 2020, para sa mga bagong balita ukol sa PCSO dito sa PCSO Bulletin. Samantala, ipagpatuloy natin ang ating pagsubaybay sa kasaysayan ng PCSO. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbango ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis. As one nation. Sa PCSO. At para sa ating PCSO silip sa kasaysayan, alam mo ba, Dr. Hilda, na matapos ang World War II, ang mga proyekto ng PCSO ay nasentro na sa public health at sa public health infrastructure. Kabilang sa mga pinaglaanan ng pondo ng PCSO ay ang Puriculture Centers para sa mga nagdadalang taong babae at ang kanilang ipinagbubuntis na mga sanggol, ang United Nations Children Education Fund o UNICEF sa Pilipinas. At kognay nito, meron ding pagsasaayos ng Quirino Memorial Medical Hospital ng National Orthopedic Center, ng Baguio General Hospital at ng Philippine General Hospital
na pinagkalooban ng 600,000 pesos na pondo. Taong 1953, sa kauna-una ang pagkakataon, naglaan ng pondo ang PCSO para naman bigyang tulong ang mga nalubog sa bahang residente ng Central and Northern Luzon dulot ng bagyong Judy, alinsunod sa utos nunioy Pangulong Ramon Magsaysay. Ibig sabihin, ano, Roel, Partner Roel, itong nangyari sa Cagayan at Isabela Kamakailan ay naranasan na pala nila noong taon 1953 o 67 years ago na. Sadya nga talagang umuulit ang kasaysayan. Pero maliban sa mga nabanggit mo na, naglaan din ang nagpondo ang PCSO para sa mga sumusunod na gawain sa Bureau of Public Schools, sa Interscholastic Athletic Association Sports Meet noong 1948, ang kauna-unahan sporting activity matapos ang digmaan. And then sa centennial birth of Juan Luna noong 1957 na siyang lumikha ng pamosong spoilarium. And then sa Barrio Improvement Project noong 1960 ayon sa kautusan ni Noy Pangulong Carlos Garcia. And then ang pagtatayo ng Tarlac National Agricultural School noong 1963 na kilala ngayon bilang Tarlac College of Agriculture. At ang Girl Scout of the Philippines Golden Jubilee Year noong 1965 at ang Girl Scout World Conference na ginanap sa Maynila noong taon 1966. At yan mga kapanalig, binalikan natin ang kasaysayan ng PCSO sa panahon ng panunungkulan ni na Pangulong Quirino Magsaysay, Garcia at Pangulong Diosdado Macapagal. Sa susunod na Biyernes, December 11, 2020, ating sama-samang sisilipin naman ang kasaysayan ng PCSO sa panahon ng bagong lipunan sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Panahon na ni William ito. Doktora, ha? Oo, sinabot panahon na ni William yan. Oo, hindi ka na makakalusot dito, William. Kaya naman hanggang sa muling pagbabalik tanaw natin sa hitik sa kasaysayan ng ahensyang may puso, ang PCSO. Yes, at sa sadyang napakabilis ang oras, Partner Ruel. Imagine, parang kailan lang ay nag-uumpisa pa lang, lamang tayo ng ating programa PCSO sa Good Samaritan. Ngayon ay nakakalibang linggo na tayo. Limang linggo na po, ano? So, tumawid na tayo sa buwan ng Disyembre. Yes, at nagpapasalamat tayo sa pamumunuan ng PCSO sa pangunguna ni Vice Chair Person at General Manager Rowena Marsan Garma na pinakatiwalaan tayo dito sa Radio Veritas 846 para maihatid ang mga gawain, pagkilos at programa ng PCSO kung saan mula sa kanila mga palaro may puso. Ay libong-libong mga kapanalig din naman natin ang nakikinabang sa kanilang medical na pangangailangan. Tama, kaya naman mga kapanalig, tuwing araw ng Biyernes, ano, tutukan lamang. Malapos po ang tanghalian, pakikinig sa Banal na Misa, ay patuloy na tutukan ang ating programa dahil sa tamang impormasyon at positibong balita, kaalaman sa kasaysayan, dokumentaryo at direktang pakikipagkwentuhan sa mga opisyal ng PCSO na aming inihahain sa inyo. Kaya kung sa mga nagtatanong po kung paano makakahingi ng tulong kung kayo po ay nasa NCR, nasa website lang po, hindi po ninyo kailang pumunta po sa PCSO Show Boulevard, mag-login lang po kayo sa www.pcso.gov.ph, tapos i-click po ninyo yung sa bandang itaas ang e-services and then NCR application, at i-ready na po ninyo lahat ng soft copy ng mga katulad po ng medical abstract, saka yun na hospital bill, yung final bill kung saan na ikaltas na po ang PhilHealth. Kung kayo ay senior o PWD, dapat na ikaltas na. And then, ipipicturean po ninyo para pag once na nakapasok na po kayo sa website po ng PCSO, ito po i-upload po ninyo. Para yan sa mga NCR na lugar. Nasa NCR. Ito Manila. Pero kung kayo po ay nasa outside NCR, pwede naman po kayo pumunta sa mga branches po ng mga PCSO. Alright. Dito lang po sa NCR, sa ngayon, ay yung ating mga social worker, ay karamihan ay work from home. Pero tuwing umaga, talaga sila po ay tumatanggap ng mga humingi ng tulong. So, sa ngayon, ang tinatanggap po ng PCSO ay ang hospital bill,
ang chemotherapy para sa kumbaga sa kanila pang chemotherapy at sa ang Povetin, yung nagpapadialysis. And then ang yung gamot po nila sa anti-rejection yung sa mga nagpa-kidney transplant. Sa kayo yung mga pasyente na ang sakit po nila ay hemophilia. Ayun. Yan lang po ang sa ngayon ang tinatanggap ng PCSO. So ito ang sagot dun sa katanungan ni Merce Aguilar Tador. Oo. Sabi niya, good PM Dr. Hilda and sa mga staff ng PCSO. Pwede na bang mag-ask ng assistance for assistive device like hearing aid and eyeglasses? Naudlot daw kasi ang kanyang paglapit noong January dahil nga sa pandemic. Ang PCSO po hindi nagbibigay po ng eyeglasses sa kahit mga hearing aid. Sa ngayon, ano? Kahit na okay. Before the pandemic. Oh, okay. So baka mayroong ibang organisasyon, ano, na maaaring makatulong sa'yo. Dito sa Good Samaritan, welcome kami. Kapanalig Merce, ano? So para po matulungan kayo sa inyong pangangailangan. Pero ganun pa man. Ano bang hinihingi niya? Reading glass? Ito naman ay hearing aid and eyeglasses. Pangalawang question ito. Yung kanina kay Evelyn Gutierrez, pair of glasses naman. Oo. Kasi kung reading glasses, sa tingin ko marami nagbibigay. Yung mga sa nagbabasa. Pero yung hindi yung mga talagang yung talaga astigmatism. Yes, okay. Sa ano po kayo lumapit? Pag may problema sa mata, pwede po kayo lumapit po sa Chuchi Foundation. Chuchi, okay. Kaya nagbibigay sila pagdating sa mata. Opo. So, maaari kayo makipag-ugnayan dito sa amin, ano? Sa ating Good Samaritan program sa Radyo Veritas. Baka po makatulong kami sa panalig. Alright, Doktora. Next Friday, muli po makakasama natin ang PCSO sa Good Samaritan. Alam mo, inaantabayanan ko yung ating silip sa kasaysayan. Inaalam ko talaga, mahilig ako sa mga pagbabalik na lang, Doktora. Kaya nga, ang galing talaga ng ating researcher, na si ano, writer na si William. Talagang kabisado niya talaga kasaysayan ng Pilipinas. Kaya mahabang panahon na talaga. Siguro ano na to? Ilang taon na kaya si William, no? Alam niya? Oo, no? Siguro is saksi ito sa bawat kaganapan. Oo. Diba? At syempre naman, yung mga napapanood po ninyo, yung mga video, ay nais ko rin pasalamatan ang mga effort po ng team. Syempre, nangunguna dyan, ang writer na si William Maglente, ang ating ang aming cameraman, video cameraman na si Barry Yumol, at syempre yung nag-e-edit po ng aming video na si Jun Boho. Syempre ako naman po ang kanilang host at yung mga naririnig yung boses ay galing sa inyong lingko. Ayun, syempre dito sa bahagi ng Radyo Veritas, nandiyan si JM, si Edgar, si Ente. Diba? Isa lang ang kanilang mensahe sa'yo, Doktora. Merry Christmas daw po. Yes. alam mo, ako naman ay natutuwa dahil ang PCSO naman po ay na-appreciate ang lahat ng ginagawa ng Veritas dito po sa PCSO sa Good Samaritan. At pangako po namin, mas gagantahan pa po namin ang aming programa. Yun. So, antabay-antabay lang tayo. Ano? Marami pa tayong mapapakinggan. At syempre, hari nawa, marami pang matulungan ang ating programa. Yes po. At since naman ay... next Friday, makakasama po tayo muli. Mm-hmm. At ngayon, ang pwede ko masabi po sa inyo na ang PCSO ay mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, magpapatuloy sa paghahatid ng pagkalinga at malasakit ang PCSO sa bawat Pilipino na nangangailangan dahil sa tradisyon na ito ng ahensya, walang makakapigil sa PCSO sa pagpapadama ng pagmamahal, pagsama at pagtulong sa loob ng 86 years ay tatak PCSO na ito. Kaya makita-kita muli tayo sa susunod na Biyernes, December 11, 2020. Kasama siyempre ang aking partner na si Roel Garcia. Inihatid namin ang isa na naman edisyon ng PCSO sa Good Samaritan. Yan, kaya naman tuloy-tuloy lamang sa pagtutok mga kapanalig at bukas samahan nyo Dr. Hilda na Sabado alas 8 ng umaga. Bukas ang umaga na alas 8 makakasama niyo muli ang iyong lingkod po dito po sa Cafe Lusugan, alas 8 po ng umaga, araw ng Sabado. At sa ngalan po ng buong puwersa ng Radyo Veritas, Cartas Manila, at syempre ng PCSO, ako po ang inyong damay kapanalig, Roel Garcia. Ako naman po si Dr. Hilda Ong. Kami po'y nagiiwan ng mensahe. Sumainyo ang katotohanan. Sumainyo ang PCSO sa Good Samaritan. Magbabalik muli sa susunod na Biyernes ang pagbibigay ng mga tamang impormasyon, sapat na kaalaman, mga kwento ng pag-asa at inspirasyon, at paghatid ng kalinga. Philippine Charity Sweepstakes Office. Walang humpay na malasakit.